Alhamdulillah, salatu salam ala rasulillah, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sa pagpapatuloy natin sa ating pagtalakay sa buhay ng dakilang sahaba na si Abu Bakr Siddiq radiyallahu an, ay dadako naman tayo sa mga hadith na tumutukoy sa kagalingan ni Abu Bakr Siddiq radiyallahu an. Una sa mga hadith na matutukoy natin ay ang hadith na iniulat ni Amr bin al-As radiyallahu an, nang tinanong niya si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ayun na si ahabba ilayk? Tinanong niya si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sino sa mga tao ang pinakamamahal mo? At sumagot si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na ito ay si Aisha radiyallahu anha. Tagtanong uli si Amr bin al-As na sa mga kalalakihan, sino ang pinakamamahal mo sa mga kalalakihan? At sumagot si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na ito ay ang kanyang ama. Ang ama ni Aisha radiyallahu anha na si Abu Bakr Siddiq radiyallahu an. Ang kalawang hadith na iniulat ni Muhammad bin al-Hanifa na radiyallahu anhu na nagsasabi na tinanong niya ang kanyang ama na si Ali bin Abi Talib radiyallahu an, na ayun na si khair ba'da Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, na sino ang pinakamabuting tao matapos si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Sumagot si Ali bin Abi Talib radiyallahu an na si Abu Bakr Siddiq. At nagtanong muli si Muhammad bin al-Hanafiyah radiyallahu anhuma na matapos ito ay sino? Sumagot si Ali bin Abi Talib na si Umar bin al-Khattab. At nang sumagot nga si Ali, ay naisip ni Muhammad bin al-Hanafiyah na babanggitin ni Ali bin Abi Talib na susunod si Uthman bin Affan. Kaya tinanong niya si Ali bin Abi Talib, at matapos si Umar bin Khattab, ikaw ba ang pinakamabuting tao matapos si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Sinabi ni Ali bin Abi Talib, ma'ana illa wahidun minal muslimin, na ako ay walang anumang kahalagahan liban na lamang na ako ay kabilang sa mga Muslim. At ito ay hadith na iniulat ni Imam al-Bukhari na nagpapatunay na si Ali bin Abi Talib ay nagpapakita ng kanyang pagkilala sa kadakilaan ni Abu Bakr Siddiq at Umar bin al-Khattab radiyallahu anhuma, dalawang dakilang sahaba na naging haligi ng pagtataguyod ng relihiyong ito sa kanilang malalaking mga kontribusyon sa pagtulong nila kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa pagtataguyod ng umma na ito. Dalawang sahaba na sina Abu Bakr Siddiq at Umar bin al-Khattab radiyallahu anhuma na pinaka nilalapastangan na marahil sa lahat ng mga sahaba sa kabila ng kanilang kadakilaan. Dalawang sahaba na nilalapastangan ng mga mangmang at ang mga hindi mananampalataya na nagpapanggap ng pagpapakita nila ng suporta kay Ali bin Abi Talib, na si Ali bin Abi Talib mismo naman ay nagpapakita ng pagsuporta niya sa Sheikhain na ito na sina Abu Bakr Siddiq at sina Umar bin al-Khattab radiyallahu anhuma. Kaya nga, sino mang tao ang mayroong matinong pag-iisip at sasabihin niya na siya ay sumusunod sa isang pinuno, ay bakit hindi sundin ng mga mangmang na ito ang kanilang kinikilala kuno na pinuno na si Ali bin Abi Talib sa pagmamahal sa dalawang naunang khalifa na ito na si Abu Bakr Siddiq radiyallahu anhu at si Umar bin al-Khattab radiyallahu an. Ikatlong hadith na mababanggit natin sa pagkakataong ito ay ang sinabi ni Abi Sa'id al-Khudri radiyallahu an, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qal,
inna amanna an-nas alayya fi sohbatihi wa malihi Abu Bakr. Walau kuntu muttakhidan khalila latakhadtu Abu Bakrin khalila. Walakin ukhuwatul Islam wa mawaddah la yabka fil masjid babun illa sudda illa baba Abu Bakr. Hadith na iniulat ni Imam Al-Bukhari at Imam Muslim, na sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na sinabi niya, walang ni isa man sa inyo, o sinabi niya na walang ni isa man sa inyo ang mayroong mas malaking na itulong kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa pamagitan ng kanyang kayamanan at pagsama kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam liban kay Abu Bakr Siddiq radhiyallahu an. Mga pananalita na nanggaling mismo kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa pagpuri niya sa pagiging kapaki-pakinabang ni Abu Bakr Siddiq radhiyallahu an sa kanyang pagsama, pagsuporta kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ngayon din karugtong nito, sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kung ako man ay kukuha ng isang khalil sa aking umma o isang kaibigan o isang kaibigan na nasa pinakamataas na antas ng pagkakaibigan, ay pipiliin niya si Abu Bakr Siddiq radhiyallahu an. Subalit sa Islam ay meron lamang ukhuwa o kapatiran at mawadda o pagmamahalan. At minsan ay dumating si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa punto na inutos niya na isara ang lahat ng pinto na nakadikit sa dingding o sa pader ng Masjid An-Nabawi dahil sa noong panahon ng mga sahaba, noong panahon na nabubuhay si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, marami sa kanila ay nakadikit ang kanilang mga bahay sa Masjid An-Nabawi at sila ay merong kanilang kanya-kanyang pinto. Subalit sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, walang pinto sa masjid ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa Madina ang iiwang nakabukas o pinahintulot ang mabuksan, at ang lahat ng ito ay dapat isara liban na lamang sa pinto ni Abu Bakr as-Siddiq radhiyallahu an. At ang sumunod na hadith na mababanggit natin na iniulat ni Abu Huraira radhiyallahu an, أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما لأحد عندنا يد إلا وقد كفأناه بها ما خلا أبو بكر فإن له عندنا يدا يكافئه الله بها يوم القيامة وما نفعني مال أحد أحقت ma nafa'ani malu Abi Bakr. Walau kuntu muttakhidan khalila latakhadtu Abu Bakrin khalila illa anna sahibakum khalilullah. Hadith na iniulat ni Imam Tirmidhi. At so sinabi ngayon doon ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iniulat ni Abu Bakr ni Abu Hurairah radhiyallahu an. Sinabi niya, walang ni isa man sa atin ang may ginawa maliban na lamang na tayo ay binayaan ni Allah subhanahu wa ta'ala dahil dito, maliban kay Abu Bakr Siddiq radhiyallahu an, dahil siya ay may mga gawain na bibigyan ni Allah subhanahu wa ta'ala ng gantimpala sa araw lamang ng paghuhukom. Sa sobrang dami ng kanyang gantimpala, bilang pagpapaliwanag dito ng ilang mga scholars, ay kung ibibigay ang mga gantipala ni Abu Bakr Siddiq radhiyallahu an, ay magiging sobra-sobra ito sa kanya dito sa mundo. Kaya magiging mabuti kung ito ibibigay sa kanya sa kabilang buhay. At karugdugan ang sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, walang salapi nino man ang naging kapaki-pakinabang tulad ng kayamanan ni Abu Bakr Siddiq radhiyallahu an. Sinabi niya, kung ako man ay kukuha ng isang khalil, ay kukunin ko si Abu Bakr bilang khalil, kung hindi lamang ako naging khalil ni Allah subhanahu wa ta'ala. Sinabi naman uli ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa isa pa sa mga hadith na iniulat ni Abu Huraira radhiyallahu an,
na nagsasabi, Man anfaqa zawjayni fi sabilillah, nudiya min abwabil jannah. Ya Abdullah, hada khairul lak. Faman kana min ahli salah, du'iya min babis salah. Wa man kana min ahli jihad, du'iya min babil jihad. ومن كان من أهل الصيام دؤي من باب الريان ومن كان من أهل الصدقة دؤي من باب الصدقة فقال أبو بكر وهل يدعى أحد من تلك الأبواب كلها قال نعم وأرجو أن تكون منهم متفق عليه نا إني أولت أبو هريرة رضي الله عنه na sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na sino man ang magtustos sa pamagitan ng kanyang salapi at sarili sa landas ni Allah subhanahu wa ta'ala ay tatawagin sa mga pinto ng paraiso nang oalipin ni Allah ito ay mabuti para sa iyo. Sino man ang kabilang sa mga taong nagsasagawa ng sala ay tatawagin sa pinto ng sala. Papapasukin siya at iimbitahan sa pinto ng sala. Sino man ang kabilang sa mga taong nagsasagawa ng jihad, itatawagin sa pinto ng jihad. At sino man ang kabilang sa mga taong nag-aayuna, itatawagin sa pinto ng ar-riyan. Sino man ang kabilang sa mga taong nagbibigay ng sadaka o kawang gawa, itatawagin sa pinto ng sadaka. At nagtanong si Abu Bakr Siddiq radiyallahu an na maari bang merong isang tao na siya ay tatawagin sa lahat ng pinto na ito. O siya ay aanyayahan na pumasok sa lahat ng bawat isa sa mga pinto na ito. At nagsumagot si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na oo, at ako ay maasa na ikaw, Abu Bakr Siddiq, ay magiging kabilang sa kanila. Hadith na iniulat ni na Imam al-Bukhari at Imam Muslim. At babanggit naman sa isa pang hadith na inulat uli nila Imam al-Bukhari at Imam Muslim ng sina Abu Bakr Siddiq radiyallahu anhu at si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay nasa yungib ay sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam kay Abu Bakr Siddiq radiyallahu anhu sa hadith na iniulat mismo ni Abu Bakr Siddiq radiyallahu anhu na ya Abu Bakr ma dhannuka bithnaini Allah thalithuhuma na Abu Bakr, ano sa palagay mo ang mangyayari sa dalawang tao na ang pangatlong kasama nila ay si Allah subhanahu wa ta'ala? At sa hadith naman na iniulat ni Anas bin Malik radiyallahu an na sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam Arhamu ummati bi ummati Abu Bakr. Hadith na iniulat ni Imam At-Tirmidhi. At sinabi nga ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam dito na ang pinakamahabagin sa aking umma sa iba pang mga tao sa umma na ito ay si Abu Bakr As-Siddiq radhiyallahu an. At si Anas ay nagulat muli sa isa pang hadith na umakyat si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa bundok ng Uhud noong labanan ng Uhud upang sila ay umatras at buuhin muli ang kanilang puwersa. Kasama niya dito si Abu Bakr Siddiq, si Umar bin Khattab, si Uthman bin Affan. At ang bundok ay yumanig. At sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam habang ito ay kanyang tinatadyakan sa pamagitan ng kanyang paa, Uthbat Uhud, fa inna ma alayka nabi wa siddiq wa shahidan. Hadith na inulat ni Imam al-Bukhari. Sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa bundok ng Uhud, manatili kang matatag o Uhud dahil tunay na nasa ibabaw mo ang isang propeta, ang isang siddiq at dalawang shahidain. Dalawang martir at ang tinutukan niya dito ay si Umar bin Khattab at si Uthman bin Affan radiyallahu anhuma. At sa isa pang hadith na iniulat ni Abu Darda radiyallahu anhu, kuntu jalisan inda nabi sallallahu alaihi wasallam إذ أقبل أبو بكر فسلم وقال إني كان بيني وبين ابن الخطاب شيء فسرعت إليه ثم ندمت فسألته أن يغفر لي فأبى عليه
na sinabi ni Abu Darda radiyallahu an na kasama niya si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam nang dumating si Abu Bakr Siddiq at bumati sa kanila ng salam at nagsabi, "Nagkaroon ako ng pagtatalo kay Umar bin Khattab radiyallahu an at ako ay nagalit agad sa kanya. Humingi ako ng paumanhin sa kanya subalit siya ay tumanggi. At ako ay nagpunta sa iyo." Sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Faqal, yaghfirullahu laka ya Abu Bakr 3 marat." At sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam kay Abu Bakr Siddiq, "Pinatawad ka ni Allah o Abu Bakr ng 3 ulit." Thumma inna Umar nadam fa'ata manzila Abi Bakrin falam yajidhu fa'ata Nabiyya sallallahu alaihi wasallam pasallam. At nagsisi din si Umar bin Khattab radiyallahu anhu at tumungo siya sa bahay ni Abu Bakr Siddiq at hindi niya nakita doon si Abu Bakr kaya tumungo siya sa bahay ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at bumati siya ng salam. At ang nangyari, waju ila wajhan Nabi sallallahu alaihi wasallam yatama'ar. At nang dumating si Umar bin Khattab ay nakakitaan ng matinding galit si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa kanyang mukha. Hatta ashfaka Abu Bakr. Hanggang sa maawa din si Abu Bakr Siddiq radiyallahu an kay Umar bin Khattab. Pajadra ala rakbatay at lumuhod si Abu Bakr Siddiq radiyallahu an sa kanyang mga tuhod na nagmamakaawa. Faqal, "Ya Rasulallah, wallahi ana kuntu udlim." Na sinabi ni Abu Bakr Siddiq radiyallahu an, "O sugo ni Allah, tunay na ako ay naging mapag-api, mapang-api." Na tinutukoy niya na siya ang may kasalanan sa pagtatalo nila ni Umar bin Khattab radiyallahu an. Sabi sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam kay Umar bin Khattab radiyallahu an, "Inna Allah ba'athani ilaykum faqultum kadhib." Wa qala Abu Bakr, "Sadaq." Wawasani binafsihi wa mali. Fahal antum tariku li sahibi. Fahal antum tariku li sahibi. At ang nangyari, sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam matapos nito, "Tunay ni si Allah ay nagsugo sa akin patungo sa inyo. Subalit ang sinabi ninyo sa akin na ako ay nagsisinungaling." Subalit, si Abu Bakr Siddiq radiyallahu anhu ay nagsabi na ako ay nagsasabi ng katotohanan. At pinatotohanan niya ni Abu Bakr Siddiq ang sinabi o ang mensahe ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At si Abu Bakr Siddiq radiyallahu anhu ay tumulong kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa pamagitan ng kanyang sarili at sa pamagitan ng kanyang kayamanan. At sinabi niya kay Umar bin Khattab, "Hindi ba ninyo tatantanan ang aking kaibigan? Hindi ba ninyo tatantanan ang aking kaibigan?" At sinabi ni Abu Darda, "Pamaudiya ba'daha." At mula noon ay wala nang nang-away kay Abu Bakr Siddiq radiyallahu an sa mga sahaba radiyallahu anhum ajmain. At ito ang ilan sa mga hadith na tumutukoy sa kadakilaan ni Abu Bakr Siddiq radiyallahu an, at tatalakay natin ang marami sa mga ito na nagpapatunay lamang ng kanyang kadakilaan mula mismo sa mga gawain ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at sa kanyang mga mismong pananalita at sa mismong pag-amin ng mga sahaba na sa lahat sa kanila ay nakahigit si Abu Bakr Siddiq radiyallahu an sa lahat ng bagay sa kanilang sa pagdating sa mga pagsisikap at pagiging kapakipanganabang sa relihiyon na ito ni Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya sino man sa atin ang merong pagmamahal kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam o sasabihin niya na siya ay nagmamahal kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ay pakita rin natin ang pagmamahal sa tao o sa lalaki na pinakamamahal niya na si Abu Bakr Siddiq radiyallahu an. Sino man sa atin ang
tinuturing niya ang kanyang sarili na nagmamahal kay Ali bin Abi Talib. Radiyallahu an, ay dapat ding magmahal sa tao na kinikilala ni Ali bin Abi Talib na pinakanakahigit sa mga tao matapos kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At ito nga ay si Abu Bakr Siddiq radiyallahu an. At dito nagtatapos ang pangatlo nating pagtalakay sa buhay ng dakilang sahaba ni Abu Bakr Siddiq radiyallahu an. Nawa ay nagkaroon tayo ng mga aral at nakapulot tayo ng mga mahalagang leksyon mula sa aralin na ito. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.